Minamahal kong kapwa, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, pagninilayan po natin ang isa sa pinakamagandang humiliya ni Arsobispo Socrates Villegas. Ang pamagat po nito ay, "We are born Catholic and will die as a Catholic also." So bago po tayo magsimula, magdasal po muna tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Lord God, isang mapagpalang araw po, narito na naman po kami para pag-aralan at pagnilayan ang iyong salita. Nawa, Lord God, sa mga sandaling ito, pagkaluban mo po kami ng kapayapaan sa aming isip, puso, at papanatagin mo po ang aming loob sa aming gagawing pagninilay at pag-aaral sa iyong banal na salita. Lord God, sana po ilayo niyo po kami sa lahat ng masama, lalo na sa mga demonyo. Sana po, Lord God, pagkaluban mo po kami ng karunungan at kaalaman na maunawaan ang mga mahalagang aral na itinuturo ng Simbahang Katolika. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Jesus Maria at Jose, ipanalangin mo kami. Mga anghel at banal sa kalangitan, ipanalangin mo po kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal kong kapwa, halina't pagnilayan natin ang napakagandang humiliya ni Arsobispo Socrates Villegas. "We are born Catholic and will die as a Catholic also. Ipinanganak akong Katoliko, mamamatay akong isang Katoliko." The favorite attack against Catholics is we are worshiping idols and it is a sin. It is true that worshiping idols is a sin. But we Catholics do not worship images. So napaganda po ng palala niyo po, no? Ng mga Catholic ay hindi po sumasamba sa mga imahe, kundi pinaparangalan lang po. We Catholics do not worship sculptures. We Catholics do not worship pictures. They are reminders. But so much for the accusation that we are an idolatrous church. So, yung mga kapatid natin sa ibang sekta, inaakusahan po tayo na sumasamba daw tayo sa mga imahe, sa scripture. Ang totoo po niyan, hindi po natin yung sinasamba, kundi nagbibigay po tayo ng parangal at pag-alang dahil sila po ay mga bayani po ng ating simbahan. I would like to point out an idolatry that is real. An idolatry that is really sinful. And what is that idolatry? It is not the worship of images. It is not the worship of pictures. It is not the worship of statues. Rather, it is the worship of self. That is the worst idolatry. It is the worst. So kapag sinasamba natin at pinupura ang ating sarili, yun pala ang pinaka-worst na idolatry. So, that is the worst idolatry. Kaya huwag po nating sambahin at purihin ang ating sarili dahil ang papuri po ay para sa Diyos lamang. It is the worship of your own opinion that you cannot tolerate other opinions. It is the worship of your own beliefs, of your own convictions, that everything that comes from other people is unacceptable. It is when you look at the mirror and then you say, "Ganda ko talaga." That is self-worship. So hanggat mayari po, iwasan po nating purihin ang ating sarili, iwasan po nating maging mayabang. And that is forbidden. But you see, my dear brothers and sisters, we have become mature and sophisticated and professional enough that we say we don't do that. But really and truly, if the commandment of the Lord is love God and love neighbor. So,
Yung 10 utos po ng Diyos na hati po sa 2, mahalin po natin ang Diyos nang higit sa lahat at mahalin din po natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Is to be followed, then we have to be honest with ourselves that we are not really following love. We are not loving as the Lord has loved, and we are not loving our neighbor as ourselves. Tapatan. Aminin natin, kasama ako. We are not really loving like the Lord. The least we... So we are not really loving like our Lord. So, tunay naman po yung sinasabi po ni Bishop. We are polite with one another. We are courteous with one another. We practice justice with one another. But love one another as the Lord has loved us, or love your neighbor as you love yourself. If you are honest, you would be able to accept that we are not living the commandment, love one another as I have loved you. That is the reality. And we excuse ourselves by saying, but I really love my neighbor. I do charity for the poor. And then, watch. Hurt him. Hurt her. And then you will see the real color. Humiliate. Embarrass. Ignore. Take for granted. And then you will see bullets of threats. Spears and arrows of threats being thrown across the room because I was ignored, I was taken for granted, I was humiliated, I was forgotten, I was not given respect. That, my dear brothers and sisters, is the test if we are really loving like the Lord. So napaganda po nung mga salitang binitawan po ni Arzobispo Villegas na kapag magmahal tayo ay tularan po natin ang ating Panginoong Isus. So napakagaling niya pong magbigay ng humiliya, napakatapang niyang ipahayag, pinuna niya po yung mga mali po natin. Talagang nasa presensya po siya ng Banal na Espiritu kasi pawang katotohanan at pawang makakabuti sa atin ang mga pinagsasabi niya po. We know that we are not loving like the Lord. As I said, we are polite, we are civil, we are decent when it is convenient, when it is acceptable, when there are people watching. But when we are hurt, when we are ignored, humiliated, taken for granted, when we are lied to, when we are cheated, then the spears and the anger are thrown across. And then we realize, is that how the Lord loves? Is that how the Lord has loved us? Kaya nga po, sinasabi po na hanggat maaari, iwasan po nating magtanim ng galit at sama ng loob sa ating kapwa. Kasi kapag namumuhay tayo sa galit, namumuhay tayo sa kasinungalingan. Mamuhay po tayo sa presensya ng Diyos, mamuhay po tayo sa pag-ibig ng Diyos. We are very far from it. Here we are, decent, polite, just, during comfortable, convenient times. But here is the challenge, to love in actuality, to love in reality, to love truthfully, to love... So napakaganda ng challenge niya pa no, na magmamahal po tayong tunay at hindi lang basta tunay kundi kailangan yung pagmamahal na ialay natin sa Diyos at sa ating kapwa ay mabunga. Kinakailangan yung pagmamahal natin hindi lang sa salita kundi makikita sa gawa at mararamdaman ng mga nasa paligid natin at maipapadama din natin ang ating pagmamahal sa ating mahal na Poong Diyos. We have been loved to love your neighbor as you love yourself, to love you, to love one another. How can we reach that actuality? St. Thomas Aquinas has a beautiful answer. If we want to love as the Lord has loved us, here we are, polite and distant, minimalistic.
Here is the level of actuality, of reality, of loving as we have been commanded to love. How can we reach that? The bridge is at least to desire that something good happens to your enemies. At least. So, yun nga po, no, sinasabi po na mahalin po natin ang ating kaaway. Kahit nga po gumawa sa atin ng hindi maganda, matuto po tayong magpatawad at huwag po nating hangarin na mapahamak yung ating kaaway, na mamatay siya. Lagi po nating hangarin ang ikabubuti ng ating mga kaaway, na sana matuto silang magpatawad, na sana magbago na po sila. It's to desire that something good happens to those who hurt you. Something good happens to those who plot against you. Something good happens to those who forget to you, to those who humiliate you, to those who cheat you. That is the stepping stone into actual loving. If we can only move that step forward. So napaganda po ng tinuturo niya, no, na iwasan po nating gumawa ng pangit, ng hindi maganda sa mga taong naging dahilan upang masaktan tayo, sa mga taong naging dahilan upang mapaiya tayo. Lawakan po natin ang ating pasyensya, lawakan po natin ang ating pag-unawa, at matuto po tayong magpatawad sa mga nagkasala sa atin. To be able to desire the good of the others, even if we are not able to die yet for them, even if we are not able to sacrifice yet for them, even if we are not able to love as the Lord has loved us and to love them as we love ourselves, at least to desire, that is good enough. And when we desire, the Lord will guide us by the hand to be able to love. So napakaganda po na ang ating hangarin, ng ating intention ay para sa kaibabuti po ng ating kapwa, para sa kaibabuti ng ating pamilya, ng ating mga kapitbahay, ng ating komunidad. Lagi po nating isa sa isip na ang ating hangarin ay maging dalisay, na ang ating hangarin ay magbunga ng pag-asa sa iba, na ang ating hangarin ay magbunga ng kagandahan at isang magandang kapaligiran na namubuhay sa pagmamahal. In actuality. So three steps, my dear brothers and sisters, when it comes to loving God and loving our neighbor as God has loved us. The first step is at least be polite, be decent, be civil. If you catch yourself throwing stones, throwing bullets, throwing spears, throwing arrows, because you have been ignored, taken for granted, cheated, maligned, then return to yourself and be decent again. And after being polite, being respectful, being just, go to the next step and desire something good. So, napaganda po ng sinasabi niya po, ano, nagbigay siya ng tatlong halimbawa. Pero yun po, ang pinaka-summary po niya, pinaka-buod niya, yung lagi pa rin kabutihan ang pipiliin natin. Lagi pa rin kabutihan ang susundin natin. For those who have hurt you, desire something good for those who have ignored you. So sa mga nanakit sa atin, sa mga nagbaliwala sa atin, lagi po nating hangarin pa rin na ang kanilang kabutihan, na sila ay may pag-asa pa pong magbago. Desire something good for those who have cheated you. Desire something good for those who have wrecked your dreams. Desire something good for those who have attempted against your life. So sa mga taong gumawa po sa atin ng maganda, sa mga taong hindi na naniwala sa atin, hindi tayo sinamahan sa ating mga pangarap,
iniwanan tayo sa ere, sa mga taong pinagtangka ng buhay natin, sa mga taong nanakit sa atin, nambugbog sa atin. Kahit sobrang sakit po ng kanilang ginawa, matuto pa rin tayong magpatawad at hangarin pa rin po natin na sila ay mapabuti. Hangarin pa rin po natin na sila balang araw ay mapapalapit sa Diyos at balang araw ay magiging mabuting tao at mamumuhay na banal. And believe me, if we can only make that desire for the ones who have hurt us, then we will be able to move one step higher than that and love in actuality and make the love of the Lord and our love of... So napaganda po ng panawagan niya pa, no? Yung pagmamahal, hindi lang dapat sinasabi. Yung pagmamahal, dapat ay ipinapakita, ipinadarama. At yung pagmamahal, kaya nga po may kantang, sana pag-ibig na lang ang isipin. Sana pag-ibig na lang po ang mamayani sa ating mga tao. Sana pag-ibig na lang ang buhay natin. Kasi kung pag-ibig ang naghahari sa atin, walang away, walang gulo, walang masasaktan, walang hinanakitan, walang daya, walang manluloko, lahat ng kasamaan wala. Kaya sana pag-ibig na lang ang mamayani sa mundong ito. Self become the rule of our lives. Three steps. From being polite, desire the best. From desiring the best, love in actuality. Polite, desire, live. So napaganda po yung sinabi niya pa, no? Kaya sana itanim po natin yung mga sinabi po ni Arsobispo Villegas, lalo na po yung salitang pagmamahal. Mamuhay po tayo na may pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. And we will be able to make it for as long as we are living here on earth. Ng mga salitang binitawan po ni Arsobispo Socrates Villegas, sana po yung mga aral na natutunan po natin, kung sakaling may mga kasamaan tayo ng loob, mingi po tayo ng tawad. Kung may mga nanakit sa atin, patawarin po natin. Sa uli, lagi pa rin pong pag-ibig ang pairali natin. Pag-ibig ang dapat namamayani sa mundo. Yun lang po. Salamat po. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po. Diyos mabalos sa Indogabos.